hindi panganib ang nararamdaman ko, Bes. Ano? Wala kasi akong masabihin ng sikretong alam ko eh. Ano ba yan? Anong sikreto yan? Mangako ka muna sa akin na wala kang ibang pagsasabihan. Okay, sige. Nangangako ako. Ano yun? Bumalik na ang cancer ni Tita. Matagal na. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang buhay niya. Ako lang yung sinabihan niya eh. Hindi niya sinabihan yung asawa niya, yung nanay niya, yung anak niya. Hindi ko rin masabi kay Crisanto dahil alam ko magre-react yun na gusto. Diyos ko. Akala ko ba? Akala ko tuloy-tuloy na yung paggaling niya, Bes. Akala ko rin eh. Kaya nabigla ako nung nalaman ko. Mula nung nagkahiwalay kami ni Chris, siya ang nagpamulat sa akin ng maraming bagay. Kung paano ko dapat ipaglaban at pahalagahan ang asawa at pamilya ko. Hindi biro yun para manggaling sa akin, Taribal. Ngayon, nung nagka-problema kami ni Lisa, siyang nagbukas ng puso at isipan ko para patawarin ang anak ko, para tanggapin ang lahat ng kahinaan niya, para maging ina muli kay Lisa. Nalulungkot ako, Bes. Natatakot ako na ganito-ganito lang iiwanan ni Ida ang mga mahal niya sa buhay. Si Ida, punong-puno siya ng buhay at pagmamahal. Hindi siya dapat mawala ng ganito lang eh. Lalo na si Flor, napakabata pa. So, nasan ba sila ngayon? Nag-outing sila ng pamilya niya. Alam ko si Ida yung gumawa ng paraan para magkasama-sama sila. Baka sa huling pagkakataon.